After 25 days, kakaligo na rin ako. Kakaligo na rin ako. Duration mga pinakulo ni mama. Dahon daw ng mangga at saka dahon ng sambong. Okay, sino gusto magpatawas? Bulario lang ang peg ni Mamshi. Itong mga nakaraan kasi nakakapagtabi ako ng mga milk sa freezer para kay baby. Meron akong in-order sa Shopee. Eto siya. Ayan. Ito yung mga naipon ko today. Hello guys! 25 days postpartum today. And after 25 days, kakaligo na rin ako. Kakaligo na rin ako. Nandito ulit sila mama. Sa mga OB, okay lang naman kahit after 2 days pwede nang maligo. Yung iba nga kinabukasan pa eh, di ba? And si Kay there. Yung OB ko nga sabi niya, after 3 days or 2 days pwede na akong maligo. Kaso pag meron kang nanay na papamahiin, at ako din ka talaga dun sa mga ano yung mga nangyayari. Pero hindi, kahit kay Kader naman, kahit sa panganay ko. Kung sa kanya nga, hindi nga lang 25 days eh. Talagang mag-1 month na ako nung bago ako nakaligo. Kasi inantay namin na ano, na matanggal talaga yung dugo. Ngayon, meron pa naman pero sobrang konti na lang. Parang ano na lang, yung pag-after ng period mo. Ganyan talaga yung mga nanay. Tsaka, yun naman talagang dapat. Kasi, di lang naman ngayon mo mararamdaman yung ano. Pag tumagal na, dun sa matatanda, dun maano sa katawan mo yung parang hindi ka ba talaga naan sa pagnanganak mo. Yung sa sinasabi nila na naluto, naluto ka talaga. Ngayon, nulutuin ko pa siya. Hindi talaga yung mga dahon-dahon, ganon. May mga dala siyang dahon-dahon. Ang laki ng plastic. Meron dahon ng mangga, dahon ng sambong. Sila na yung naghanap kasi wala naman dito sa amin. Tsaka ano, yung parang iwas ano daw yan, yung mga lamig-lamig, iwas peanut. Tsaka ano, mas maganda yung healing mo after mo mga anak. Meron nga yan, ano, mga Chinese, kelay yung tawag. 30 days yon na postpartum healing. Parang ganito rin sa Pilipino. Tapos after mong 30 days, yung pagligo mo, may mga dahon-dahon pa. Tapos may mga herbal na iniinom. Ganyan. Papakita ko sa inyo yung mga dahon-dahon. Tsaka ano yung itsura ng banyo. Tsaka anong itsura ko mamaya. Natuwang buhok ng ano guys, ng 25 days na walang ligo. Napaka-oily na. Buti na nakapagpagupit ako before ako manganak. As in, yung hapon, bago ako manganak ng gabi, nakapagpagupit ako. Kaya, kung hindi, siguro, mas malala yung itsura ng buhok ko. And kakatapos ko lang i-breastfeed si baby. And dito muna tayo sa kwarto. Dahil, meron akong ichichismis sa inyo. At eto na nga. Kala mo naman, napakalaking ano, no? Napakalaking balita. Itong mga nakaraan kasi, nakakapagtabi ako ng mga milk sa freezer para kay baby. Andilatch kasi yung ginagawa ko kay baby. So, anytime na gusto niya, kapag umiiyak, naguungot-ungot, gutom, kahit na an hour ago pa lang siya last na dumede, kapag gusto niya, binibigay ko talaga sa kanya. Kasi ito yung natutunan ko sa mga kakilala ko na nagpapa-breastfeed. And dun sa mga mommy groups or breastfeeding groups na sinalihan ko sa Facebook na on demand daw dapat. Basta gusto niya, ibigay mo lang. Yun yung makakatulong para dumami yung milk mo. Nagpump ako. Nasabi sa akin, hindi daw muna dapat ko gawin yun. Kasi yung mga nagpa-pump lang na pag 4 weeks pa lang yung baby nila, sila yung mga bumabalik sa work. Kaya kailangan nila talagang i-build yung milk supply nila para makapag-ipon sila pagbalik nila sa work. So ako syempre, stay at home mom naman ako. Kaya anytime na gusto ni baby, pwede ko naman siyang i-breastfeed. Meron akong in-order sa Shopee. Eto siya. Ayan. Kung nakikita nyo, meron siyang milk kasi nga kaka-breastfeed ko lang kay baby. Tawag dito is yung silicone letdown milk catcher. Bali ito, kapag dumidede si baby, ilalagay mo siya sa kabilang breast mo. So, ito yung naipon. Usually kasi kapag binibreastfeed ko si baby, umiiyak siya. Nakay mama naman siya. Usually kasi kapag binibreastfeed ko si baby, yung kabila, may mga tumutulo. So, nababasa yung damit ko. So, parang nasasayangan ako. Wait lang. Hindi ko matiis talaga siya. So, ayan, nandito siya sa lap ko. Para lang maituloy ko tong video na to, di ba? Vlogging is life. Bali kapag binibreastfeed mo si baby sa kabilang breast mo, yun, i-attach mo siya sa kabilang breast. Yun yung mga tumutulo. And parang may din siyang parang feeling na sinasak niya yung breast mo. Kaya talagang lumalabas yung letdown.
ang dami kong naiipon. Merong time na kagaya ngayon, mahigit 1 ounce, pero merong time na nasa 2 ounces yung naiipon ko. And hindi ko kailangan mag-pump. Kapag kasi daw nag-pump ka ng mas maaga sa 6 weeks, ang mangyayari is pwede kang magkaroon ng oversupply. Pwede kang magkaroon ng mastitis and sobrang sakit nun. Na-experience ko yung kay Kader nun, hindi ako nakapag-breastfeed ng maayos sa kanya. Hindi naman ako nagka-mastitis, pero alam ko yung feeling na engorge yung mga breast mo tapos hindi mo mailabas yung milk. Alam ko, parang meron pang time na nagka-chills ako nun dahil daw yun sa milk. Tapos meron pa yung parang nalulunod si baby kapag dumidede siya. Yun nga, dahil oversupply. Kaya nag-stop akong mag-pump. 95 pesos lang siya na na-order ko sa Shopee. Pero yung more expensive version ng mga to is yung Haka. Nag-search ako ng Haka sa Shopee. Tapos lumitaw din to. Sabi ko, 95 pesos. Oh, ang mura naman. Try ko kaya muna to. Siguro, kahit mura, baka okay naman siya. So, in-order ko. Hindi ko na muna in-order yung Haka. Natutuwa ako kasi okay na okay siya. Ang dami niya nakukuhang milk. So, eto nga yung ginagawa ko. Halimbawa, kagabi, nagdede siya ng around mga 11 o'clock. Nakaipon ako ng 1 ounce dun sa catcher. Ilalagay ko siya sa fridge. Ang ilalagay ko is, of course, yung date kahapon, then kung anong oras. Sample na lang 11 p.m. Then, kaninang umaga, around 6 o'clock, nagdede ulit siya. Nilagay ko na naman yung catcher. Nakaipon na naman ako ng 1 ounce. Siyempre, ilalagay ko na naman yung time, mga 6 o'clock. Ayan, 6 o'clock. Hindi ko muna sila pagsasamahin. Bali, meron na akong isa sa fridge, which is yung kagabi. Tapos, itong bago, i-ref ko muna siya. Pag pareho na sila ng temperature, dun ko pa lang sila pagsasamahin. Hindi ko na masyadong pinapansin yung time nung pangalawa, kagaya yung kaninang 6 o'clock. Kasi ang sinusundan kong oras is yung unang-una. Yung 11 p.m. kagabi. Tapos, edi pinagsama ko na sila. Naka 2 ounces na ako. Kani-kanina lang, nagdede si baby around 10 a.m. Kaya, nilagay ko ulit yung catcher and yun na nga yung naipon ko. Yung 1 ounce. Ang gagawin ko niyan, again, parang yung ginawa ko rin kaninang morning, i-rep ko muna siya. Pag parehon sila ng temperature, dun ko sila pagsasamahin. So, syempre, naka 3 ounces na ako, ilalagay ko na sila sa milk bag. Ganun lang yung ginagawa ko. Iniipon-ipon ko lang muna siya. And then, ang isusulat ko sa milk bag is yung time kagabi. Yung unang-unang milk na nakuha ko. Pwede mo siyang i-keep sa fridge ng 3 days. Before mag 3 days, i-freezer ko na siya. Pag nasa freezer na, nasa mga 3 to 6 months na pwedeng inumin pa ni baby. Ayun, ganun yung ginagawa ko. 95 pesos ko lang siya na-order sa Shopee. Ayun, natuwa talaga ako kasi effective naman siya for me. Merong nung isang araw, naka 2 ounces ako sa isang ano lang yun, sa isang breast lang yun. Makakapag-ipon ako kahit hindi ako nagpa-pump. A few moments later. Punta tayo sa aming refrigerator para ipakita ko sa inyo yung mga naipon ko. Ayan, pasensya na sa magulong fridge. Meron pa may mga kimchi dito. Tapos ito yung mga cookies ko pa na kinakain. O ito, ito naipon ko to kahapon pa. Hindi pa naman siya 3 days. Pangalawang araw pa lang, kaya okay lang siya na nandyan pa siya. Hindi ko kasi siya nailagay kagabi. 4 ounces na to. So ilalagay ko na lang. Ganito yung nangyari pag lumalamig. Parang namumuo. Tapos, ito yung mga naipon ko today. Ayan. Ito yung kaninang umaga. Tapos, ito yung kani-kanina lang. Siguro mga 2 hours ago. Ayan. Ayan, nakakatuwa talaga kasi liquid gold to. Every drop counts. So, ayan. Talagang ipunin ko siya. Itong mga storage bottles na to, tatak nila is mom and baby. Sa Shopee ko sila na-order, pero meron pa silang price tag ng SM. Sa SM department store talaga sila nang galing. Ang ganda. Ilalagay ko na lang yung price. Pwede din sila sa freezer, pero hindi ko sila ginagamit sa freezer dahil yung mga storage bags ang ginagamit ko. Ilalagay ko na lang siya sa ganyan. So, ganito sila niyan. Ayan. Ito yung mga tigto 3 ounces. Tapos, ito naman yung tigto 4 ounces. Ayan. Sobrang nakakatuwa. Kahit yung mga tumutulo-tulo lang, nakakaipon ako ng mga milk stash na ganyan. Meron akong ano dito, dried malunggay. Ito-grind ko sila para maging powder. Ito guys yung mga pinakuno ni mama. Dahon daw ng mangga tsaka dahon ng sambong. Wala 7 o'clock yata, pinakulo niya na yan. Para daw talagang lumabas yung katas ng ano, ng dahon. Ito daw yung upuan ko. Ayan yung mga panligo. Tapos na ako maligo guys. Yung pawis ko. Kailangan daw pawisan ka muna talaga. Tapos nakakumot ako. And umiinom ng mainit na alunggay drink to na merong hot water lang. Yung concentrated syrup. Tapos lalagyan mo ng hot water tsaka kalamansi. So, ito yun. M2. M2 malunggay. Nakaraos din. Nakaligo na. Ay, kami niya.
Tamasan mo. Manan, yung ikumibot, ako makayot. Yan, minig yan. Okay, sino gusto magpatawas? Bulario lang ang peg ni Ma'am Shi. Si Mama, kung ano-ano eh. Ano daw to? Kung meron daw akong binat. Pantanggal binat. Tawa ko ng tawa kanina. Yung video ko sana habang nilalagay niya. Kasi tawa talaga ako ng tawa. Yung itsura ko ngayon. Meron din ako sa chan. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Ano daw to? Dahon ng atswete. Medyo makati siya. Kung ano yung amoy ng dahon, okay lang eh. Pero yung nangangati. Nangangati ng banda dito. Tapos kanina, meron akong ano dito. Parang namumula. Dito sa part na to. Buti wala na sila. Medyo kinabahan ako. Kala kung ano na naman. So natutulog ako niyan na ganito. Na may suot na ganyan. Bukas ng umaga ko na daw tatanggalin. Iti-dry na lamunan ko. Lumumog kasi ako ng ano, tubig na may asin. Buntis pa lang ako. Lagi masakit yung mga ngipin ko. Hanggang ngayon na nung anak na ako, tapos nagpapa-breastfeed ako. Sabi ni Jeff, kulang daw ako sa calcium. Kasi nga nagbe-breastfeed ako, tapos kailangan ko daw uminom ng milk. Hindi ko lang alam. Tatanong ko yun kung anong kailangan kong gawin. Kung kailangan ko ba talaga uminom ng milk or calcium supplements para makatulong sa akin. At saka pala yun yung video kanina, yung tawag dito sa amin, subli. Kapampangan yun eh. In Tagalog yun, parang binabalik. Balik. Yun yung meaning niya actually. Parang binabalik yung katawan mo after mo manganak. Parang ang ginagawa eh, binabalik yung mga buto mo. Kasi nga, di ba nung buntis ka, talagang na-expand yung katawan mo, nag-move yung mga buto-buto mo, parang ganun. So, ibabalik. Ganun yung ginawa. Pwede kang humanap ng mga matatanda na gumagawa ng ganun. Kaso, sabi ni Mama, madali lang naman daw. So, tinuruan niya na lang si Tatay at saka si Jeff kung paano yung gagawin. Kahit yung tawa kami ng tawa kasi syempre hindi naman namin alam yung gagawin, tapos tinuturo ni Mama. So parang awkward yung mga pinagagawa namin. Ito lang naman daw para at least hindi na kami humanap ng ibang tao tapos dadaling dito sa bahay.